sa lahat ng bansa. Liwanag na nagmumula sa bayan mong dinakila. Alleluia. 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang dumating ang araw ng paglilinis sa kanila ayon sa kautusan ni Moises, si Jesus ay dinala ng kanyang mga magulang sa Jerusalem upang iharap sa Panginoon, sapagkat ayon sa kautusan, ang bawat panganay na lalaki ay nakatalaga sa Panginoon. At naghandog sila ayon sa hinihingi ng kautusan ng Panginoon, mag-asawang bato-bato o dalawang inakay na kalapati. May isang tao noon sa Jerusalem, ang pangalay Simeon. Matapat at malapit sa Diyos ang lalaking ito at naghihintay sa katubusan ng Israel. Sumasa kanya ang Espiritu Santo na nagpahayag sa kanya na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Mesiyas na ipinangako ng Panginoon. Sa patnubay ng Espiritu, pumasok siya sa templo at nang dalhin doon ng kanyang mga magulang ang sanggol na si Jesus upang gawin ang hinihingi ng kautusan, siya'y kinalong ni Simeon. Ito'y nagpuri sa Diyos na ang wika, "Kunin mo na, Panginoon, ang iyong abang alipin, ayon sa iyong pangako. Yamang nakita na ng aking mga mata ang iyong pagliligtas na inihanda mo para sa lahat ng bansa. Liwanag itong tatanglaw sa mga hentil at magbibigay karangalan sa iyong bayang Israel." Namangha ang ama't ina ng sanggol na sinabi ni Simeon tungkol sa kanya. Binasbasan sila ni Simeon at sinabi kay Maria, "Tandaan mo, ang batang ito'y nakatalaga sa ikapapahamak o ikaliligtas ng marami sa Israel. Isang tanda mula sa Diyos, ngunit hahamakin ng marami, kaya't mahahayag ang kanilang iniisip. Dahil dyan, ang puso mo'y para na ring tinarakan ng isang balaraw." Naroon din sa templo ang isang propetang babae na ang pangalay Ana, anak ni Fanuel na mula sa lipi ni Aser. Siya'y napakatanda na. 7 taon lamang silang nagsama ng kanyang asawa nang siya'y mabalo. At ngayon 84 na taon na siya. Lagi siya sa templo at araw-gabi sumasamba sa Diyos sa pamamagitan ng pag-aayuno at pananalangin. Lumapit siya ng oras ding iyon at nagpasalamat sa Diyos. Nagsalita rin siya tungkol kay Jesus sa lahat ng naghihintay sa pagpapalaya ng Diyos sa Jerusalem. Nang maisagawa nila ang lahat ng bagay ayon sa kautusan, bumalik na sila sa kanilang bayan sa Nazaret, Galilea. Ang bata'y lumaking malakas, marunong at kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po muna lahat. Good morning po sa inyong lahat. At mga kapatid, sa araw na ito, sinimulan po natin ang ating pagdiriwang ng banal na misa sa pamamagitan ng paggabasbas sa inyong mga kandila. Ang araw na ito ay ang kapistahan ng pagdadala kay Jesus na Panginoon sa templo
o kandelarya rin nating tinatawag. Yung pong paglakad kanina, prosesyon, papunta ng altar, dala-dala ang kandila, ay ang paggunita natin sa pagdating ni Kristo bilang ating liwanag at tagapagligtas. Palakpakan natin ang ating Panginoong Jesus Nazareno, ang liwanag ng ating buhay. Naku, kailangan po natin yan sa mga pagkakataon na tayo ay tila walang makitang maganda, na may mga ganyan tayong moment sa buhay. Yung parang wala kang makitang maganda, wala kang makitang tama, wala kang makitang pag-asa, wala kang nakikitang paggaling. Yung parang ang dilim-dilim ng paligid mo. At eto na ang araw na kung saan ginugunitan natin, katulad ng dalawang matanda sa ating ebanghelyo, Simeon, si Ana. Sila ay tumanda. Ito maganda. Ito magandang ipagdasal natin. Na sana hanggang pagtanda natin, buo ang pananalig natin sa Diyos. Yun ang ipagdasal natin. Pero parang sa nangyayari ngayon, baligtad, no? Ang bata-bata pa, wala nang pananalig sa Diyos. Kaya tayong mga nakatatanda, yan din ang misyon natin. Si Ana, si Samuel sa ating ebanghelyo, o si Simeon sa ating ebanghelyo, sila ay magandang paalala sa atin na maging mabuting halimbawa tayo, lalo na sa mga nakababata, nakaliliit sa atin, yung mga kaibigan natin, kamag-anak natin, na hindi pala simba, na hindi laging nagdadasal, sabi nila, na parang walang pananalig sa Diyos, na parang walang kinikilalang Diyos. Maging mabuting halimbawa tayo sa kanila, na sa kabila ng ating mga sariling kakulangan, kasalanan, kahinaan, nandun pa rin ang pag-asa at paniniwala natin na isang araw, tutuparin ng Diyos ang kanyang pangako. Darating pa rin ang liwanag sa buhay natin. Si Kristo ang ipinangakong liwanag sa sanlibutan. Liwanag na tatanglaw upang makita ng mga tao ang tunay na daan patungong kaligtasan. Kaya nang dumating si Kristo, daladala niya ang liwanag ng katotohanan. Daladala niya ang liwanag ng kabutihan, ng awa, ng pag-ibig, ng kapayapaan. Siya ang liwanag na matagal nang hinihintay ng maraming tao noon sa Israel. Mula sa pang-aaping ginagawa sa kanila, mula sa takot at paghihirap nila. Kaya ano ang sabi ni Simeon? Ito minsan, linya natin ito. Ginagawa nating biro ito. Pwede mo na akong kunin, Lord. Pag nakakita ka ng magandang lugar, wow, pwede na akong mamatay. Pag may natikman kang napakasarap na pagkain, wow, pwede na akong mamatay. Yun nga lang, para bang sa mga material na bagay lang natin pwedeng isuko ang buhay natin. Si Simeon, isa lang. Kay Ana, isa lang. Ang bubuo, kukumpleto at tatapos ng buhay nila, ang Panginoon lang. Kaya sa pagpapatuloy na misang ito, mga kapatid, araw-araw, dalawang bagay ang ating ipagdasal, ang ating ipakiusap sa Diyos. Una, huwag niyang hayaang mamatay ang ilaw ng ating pananalig. Ang ilaw ng ating pananampalataya sa Kanya. Darating at darating ang mga pagkakataon. May mga tao, problema, bagay, na susubok patayin ang ilaw ng iyong pananalig. Magdasal tayo kagad. Ingatan ng Diyos ang liwanag
ng ating pananampalataya. At pangalawa, araw-araw, ialay natin sa Diyos ang anumang mabubuting magagawa natin, ang anumang mga tamang maigagawa natin bilang liwanag sa buhay ng ibang tao. Araw-araw, magliwanag ka, hindi sa yaman ng mundong ito, kundi sa kabutihan ng iyong pagkatao. Amen.